doon sa mga politics. Kasi politics ngayon, puro away-away. Sumbatan yung presidente saka vice-presidente. Eh, magtulungan na lang. Nagtatanong kung asan si Pangulo. Oh, dito, kumakain ng... Jason, itigil mo yan. Kumakain ng, ano, ng Ben and Jerry. Ben and Jerry. Kain natin yung ice cream. What's up mga kataba? Kumusta kayo lahat dyan? Sana okay naman kayo. For today's video, mag-unbox tayo yung mga natitirang accessories ng GoPro Hero 9. In the meantime, kung bago ka man sa aking YouTube channel, my YouTube channel name is Kwento ni Taba. So kung bago ka man, please do subscribe. I-ring nyo na rin yung bell notification para updated ka sa aking mga videos at sa aking mga pa-games. Maybe on the next vlog, i-announce ko na yung mechanics. Yung nanalo pala yung sa survey natin is PS5. Ayun, bangan nyo yan. Maybe on my next vlog, i-announce ko na yung mechanics. So, iisip pa kung anong magandang mechanics na gagawin ko. Kain muna tayo ng Ben and Jerry ice cream. Ito po ay isa sa mga sikat na ice cream dito sa Israel. Talagang masarap siya. Hindi lang po dito ito sikat. I think sa US sikat na sikat to. And other countries po. Ang flavor niya is dulce de leche. Sarap. Kung ako ang tatanungin nyo about sa Bagyo, yung pinaka-latest ngayon yung sa Cagayan, diba? So, let us pray na makabangon tayo sa problema natin. So, sa amin po, binaha din sa amin, pero hindi naman nakapasok mismo sa kusina lang. Mag-pray lang po tayo na sana po matapos na itong pandemic, sana matapos na itong mga nangyayari sa Pilipinas na sunod-sunod. Sana matapos na po to yung 2020 at sana sa 2021 is new hope, new life, sana wala lang problema. 2021, sana maging okay na. Pray lang po tayo na sana matapos na to this year. Bago matapos yung December, sana mawala na lahat. At sana doon sa mga politics. Kasi politics ngayon, puro away-away. Sumbatan yung presidente saka vice-presidente. Eh, magtulungan na lang. Nagtatanong kung asan si Pangulo. Oh, dito, kumakain ng... Really, nigga? Kumakain ng, ano, ng... Ben and Jerry. Kain natin yung ice cream? Uunahin ko muna to. Galing sa, wait lang, hindi ko alam kung saan siya galing. Basta Europe to, Europe galing. I think yung, sa ano to, chest strap, yung panglagay mo dito sa GoPro. Kataba, dati 5 hours na po yung difference natin sa Pinas. Ngayon, 6 hours na po yung difference. Late po kami ng 6 hours. So, dyan, 12 ng hapon. Dito po, 6 a.m. pa lang ng umaga. Eto na kataba, binubuksan ko na. Oh. So, eto lang. Wala man lang kasuspense. Oh, sana magkasya to kataba sa akin. Parang hindi magkasya. Paano ba ito gamitin? O basta yan na yan kataba, yun na yun, oh. Ayan na. Gagamitin ko to pang outdoor, halimbawa mag-bisikleta o mag-motor. So pwede itong gamitin. Kakabit mo lang dito yung GoPro. Next, this is the sleeve lanyard housing niya. Yung parang basta ganon yung protection. Ewan ko, basta ganon. Lanyard, sleeve plus lanyard. Sayo na yun, Ay, wow. It's kulay blue ko yung kinuha ko. So, eto na siya. Wow, ang ganda naman ng... Ang ganda niya. Para lagi natin yun dyan. Housing ba yung housing? So,
mamaya natin yan. Nakadalawang unbox na tayo. Ito yung pangatlo. Actually, kataba, may ikukwento ako. Ito, nang in-order ko sa Amazon. Pang ano to? Yung pang cover sa GoPro, yung para sa tubig. Parang yung transparent na kulay puti. Ha? Basta yun na yun. Protected housing yan. Ito yung sinasabi dito. In-order ko to sa Amazon. Yung pagdating dito sa Amazon, may ganito na siya nangyari. Yung parang bukas na siya. So, ang ginawa ng Israel dito, i-re-return mismo sa Amazon. Ibabalik siya. Siguro, pag ano to, pag kaya nangyari to is para sa pagbabas. Pag ano, pag-deliver, napunit, ganun. So, anong nangyari, i-return na ito. Makikita nyo yan, returning. So, ang ginawa ko, nung na-receive ko sa ano na, i-return na sa Amazon, nag-contact ako kung sino yung may hawak dito. Yung iParcel, sinerse ko yan sa internet na para makakuha ako ng telephone number. So, ang nangyari, ang una ko palang ginawa is... Nani? Hindi ko pala muna ito tinawagan yung iParcel. Hindi ko muna. Sa Amazon, sa app ko. Yan ang pinakamaganda sa Amazon na mag-order ka. Kasi natatrack mo yung package mo kahit maliit man yan na order mo. Kahit SIM card man lang, kahit memory card man lang. Natatrace mo yan, natatrack mo yan kung asan yung item mo. Tapos, may makakausap ka 24 hours na customer service ng Amazon. So, yan ang kinagandahan sa Amazon. May kachat ako. Sabi ko, can I talk to anyone? Is available right now? Sabi ko, pwede nyo ba akong tawagan? Sabi ko, tapos ibibigay mo lang yung number mo kahit nasa Pilipinas ka man, kahit nasa ibang bansa ka. Ibibigay mo lang yung ano mo, yung contact number mo, tapos tatawagan ka nila yung customer service nila. So, ang nangyari, tumawag sa akin, sabi ko, may problema. Sabi ko, bakit ibabalik nga yung ano, yung item ko? Sa ang nakalagay kasi doon, undeliverable. Basta parang ganyan, parang hindi siya ma-deliver, ganyan, undeliverable. Tapos, nagbasa ako ng mga ano, kung bakit hindi undeliverable. Yun nga, minsan nga, yung item is nabasag, mga ganyan. So, ibabalik din nila yan. Yan ang kinagandahan din, kasi pwedeng ibalik yun. So, ang ginawa, ang sabi kasi doon, pwede mong i-refund o pwedeng replacement. So, ayan ang magkinagandahan doon. So, ang ginawa ko, sabi ko, pwede ko bang i-replacement yan? Pero, ayokong mag-antay ng matagal. So, ang ginawa nila, sila ang nag-order sa akin, tapos naka-priority shipping pa yan. So, kaka-order ko lang ngayon, di ba? So, halimbawa, kaka-order ko lang ngayon. Bumalik ako doon sa iParcel. Yung mismong, iba to kasi, ano, yung andito na to, yung nasa Israel na, ibabalik sa US. Binalikan ko to, nag-search ako ng mga ano dito, pwede kong tawagan. Sabi ko, paano po ba nangyari sa item ko? Pangyayang ganyan-ganyan. Ang sabi ba naman sa akin, kasi ibabalik na, bukas daw, i-deliver sa akin ito. Sabi ko, ay, nagulat ako. So, parang madudubli yung item ko. Sabi ko, bahala na. Bahala na. Ito yung i-re-return sana, pero na-receive ko pa rin. So, bubuksan natin. Ay, okay naman siya. Naka-plastic pa. Kung mamahalin to, like mga ano, cellphone, di ba? Siyempre, magtataka ka, bakit bukas? So, ayun, no, sealed pa. Ayun. Tada! Ay, ganun lang ba yun? Ah, eto siya. Eto siya. Tada! No, yan. Yung pang sa water siya. Eh, dalawa na yung ganito ko. Eto pa. Kadarating lang kanina. Ito yun. The same lang yun. So, ibibenta ko na lang dito. Siguro hindi na to. Hindi na to hanapin ng Amazon. Sila naman na may problema. Hindi ako, di ba? Ipapakita ko sa inyo yung isa. Ito yun. Oh. Ito yun. Beke naman. Yung may mga GoPro Hero 9 dyan. Tingnan mo kung makikita nyo yung amount niya is 00 kasi replacement kasi yan. Oh, yung may mga GoPro Hero 9 dyan, bilhin nyo na, muro na lang, $49.95. And this is the last one. Ito yung pinaka-importante, media man. Pwede mo ditong ilagay yung lighting ano mo. Ito, ilalagay natin sa GoPro sa taas. Pwede mong lagyan ng microphone. Ito, kataba, in-order ko sa eBay. Alam mo kung bakit? Sa Amazon, out of stock yan. Sa BHN photo na pinag-orderan, out of stock yan. Sa mismong GoPro website, out of stock po yan. Kasi po, ito po is in demand ngayon.
Ay, nako. Ayan. Ah, siguro tinignan. Bukas siya, oh. Bakit kaya? So, ayan na siya. Medium mad. Siguro tinignan. Ewan ko, ba't sa eBay ganito? Hindi ko alam. First time ko mag-order sa eBay. Kaya ako, Amazon lang talaga. So, ito na. Huwag na natin patagalin. Ito na. Tada! Wala lang suspend kasi bukas na. Buisit niya. So, eto yung sinasabi ko, kataba. Ay, ang bigat niya din pala. Makikita nyo, eto yung pang-wind niya kung nagbablog ka man sa labas. Tapos, dito, may makikita kang lagayan ng USB. Ewan ko kung anong USB. Tapos, microphone. Type-C yata to. Basta yung sa microphone, ayan. Kung may media mag ka pang Hero 8, medyo ito, medyo mas malaki. Kasi medyo mas malaki nga yung GoPro Hero 9. So, itetesting na lang kaya natin lahat. Oh, yan! Oh, ayan na! Tatanggalin muna natin. Ito na, baka masira ko pa ito. Oh, wow! Ito. Kasi po, paano ba maglagay nito? Uy, paano ba magtanggal nito? Ah, yan pa. So, natanggal na natin yung takip ng GoPro. Ganyan siya. Ay, kinakabahan ako. Kasi baka mapa-order na naman ako ng mali dito eh. Ang layo-layo pa naman ito. Ang hirap niya. Ayan! Tangina! Ayan, diba? So, ayan. Ikakabit natin ito. Yung road wireless natin. Tatanggalin muna natin ito. Ayan. O, nilagyan na natin ng road wireless microphone. Tapos yung isa, ilalagay natin dito. Yan yun. Tapos, ilalagay natin yan dito. So, para nakakonekta siya dyan, eto na mangyayari niyan, kataba. Ilalagay natin to kataba, dito. Medyo malaki lang yung light natin, pero gusto ko siya. May maliit nito parang sa GoPro Hero 9 talaga na ano, yung light nila, media light niya. Ayokong kunin yung kasi baka sobrang hina eh. Yan, nakikita niyo ba ako, kataba? Ayan, nakataba! Ayan na! Ayan, nakataba. Oh, ayan na. Ayan ang sinasabi ko. This is the GoPro Hero 9. Ang ganda na ng pang-ano natin, pang-vlog natin. Ang kinagandahan ng GoPro Hero 9 kasi makikita mo na yung sarili mo habang nagsasalita ka. At least may monitor ka kung asan yung mukha mo. Diba? So, yan ang kinagandahan. So, ayan na nga kataba. Dito na nagtatapos ang aking vlog. Kung bago ka man sa aking YouTube channel, subscribe na yan. I-ring nyo na rin yung bell notification para updated ka sa aking lahat ng mga videos. Okay, kataba. Peace!